Mahigit pisong mas mababa ang diesel sa gasolinahang ito, kaya nang mapansin ni Ryan, nagpakarga na siya. Kailangan namin mas mura kasi sobrang ano nga sa ano. Wala na kami kinikita sa ano eh. Pamasahe kasi minum pa rin, hindi pa rin tumataas eh. Inunahan ng kumpanyang Clean Fuel ang inaasahang rollback. Tinapisan nila ng 3 pesos hanggang 5 pesos ang litro ng diesel, depende sa branch. Nung nag-compute ako, medyo kaya pa naman magbigay ng konti. Hindi lang namin kayang i-sustain, pero para lang merong pang tulong sa mga transport sector. Kaya natuwa rin ang ilang motorista na naghahanap ng mas murang petrolyo kasunod ng big time increase na 13 pesos sa diesel at 7 pesos sa gasolina. Dati kasi nagkakarga ako ng full tank 2-2 lang eh. Ngayon nasa 5,000 halos yung crudo ko. Opo, halos doble na eh. Siyempre sa panahon ngayon, lalo na nag-pandemic, marami tinamaan, di ba? Kumbaga, irap na ang tao, naghahanap talagang tao ng mura. Di ba? Para masulit man lang din nila yung pera nila. Pagkatapos ng 3 araw na training, na-sustain o nanatili ang bagsak presyo sa imported na diesel sa halos 13 pesos kada litro, lagpas 6 pesos sa gasolina at mahigit 9 pesos sa kerosene. Ibig sabihin, mukhang matutuloy nga ang big-time rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Pero ayon sa may-ari ng Clean Fuel, baka hindi kasing laki ng big-time oil price hike ang magiging rollback next week. For sure, mag-roll back yan next week. Okay. Pero anong tansya mo? Saan maglalaro? Siguro between 2 to 4 pesos. Sa gasolina? Oo. Ay, sa diesel? Yun ang malaki. Siguro, baka mga 8 to 9 pesos, parang ganyan. Samantala, kahit humirit na ng dagdag presyo ang mga manufacturers ng sardinas, gatas at karneng delata, wala munang pagbibigyan ang DTI. We met with our manufacturers last Friday and with retailers last Monday. Alam po namin that they have existing inventory of raw materials and inputs and even finished products. So inaasahan po namin na pag-produce po nila ng mga produkto at this time using yung mga inputs na yan, ay dapat hindi pa natin maaasahan yung increases. Kung meron man-umanong humingi ng lagpas 10% increase at papayagan sa mga susunod na buwan, hindi ito isang bagsak kung hindi uutay-utayin. Ang mga panadero naman, nangako nang hindi gagalawin ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal sa susunod na 2 buwan. Dahil meron kaming old stocks ng flour, and then yung flour miller naman nag-commit na more or less within the next 30 days to 60 days, they will try to tame the upward increase of flour. Pero kahit napipigilan ng DTI ang taas presyo sa mga bilihing sakop ng suggested retail price, tumaas na rin ang presyo ng ilang basic commodities.